So, actually, ito na yung, it was my second course kasi nung PBB, yung una ko talagang course was accounting. Tapos, I passed kasi accounting sa UP. Tapos, nung after PBB, doon ako nag-decide na what I really like to do is broadcasting. Ano yung, ipapursue mo ba yung broadcasting? Gusto mo rin ba maging broadcaster? Actually po, in a few years time, siguro isa siya sa mga kinukonsider ko talaga is to either be a reporter or be behind the scenes sa production. Kasi nag-enjoy din ako. Kaya ka, sinong katulad na reporter ang gusto mong gayakin, if ever? Si Ate Bernadette. Because nagkakasama kami sa UKG before lumipat siya sa TV Patrol. And she really taught me a lot of things kung paano, kung dapat hindi daw ako kabahan. Pero natuto talaga ako when it comes to hosting kay Tito Winnie. Siya yung nagbiga talaga sa akin to push me in order to do my best. Si Tito Winnie. Kasi Winnie Cordero. Yes po. Siya yung kasama ko. Ano po, Winnie Monsol? Tito Winnie. Kasi burn na rin, parang may pagka-burn na rin, parang mahihin ka rin kasi, no? Na parang ganun din yung effect. Parang ganun po. Oo. Tapos, kaya ka lang nanalo ng PBB? Ito ang winner, di ba? Yes. That was 2012. So far, happy ka ba, Martel, after nung nanalo ka? So, what happened to your career? Sobrang happy ko po. Kasi dati naman hindi ako nag-expect na lilipat ako from Iloilo to Manila para to pursue yung industry na to. I never expected that in my life. So every day, I wake up really grateful sa lahat na nangyayari para sa akin. But I'm sure meron ka pa mga gustong i-achieve sa showbiz. Ano ba yung gusto mo, if ever, para mas, di ba, bilang 4 years na rin pala yun, wala nung nahalo pa. Yes, 4 years na rin. Yung actually, yung dream ko lang po talaga is mapansin yung mga kanta ko. Kasi, ano on singing yung gusto mo? Paging right singer? Now, yes po. Right now, yun yung focus ko ngayon. Kasi, yung lahat ng songs na sinulat ko and pinapost ko, sinulat ko talaga siya na may bawat hugot and has something to share sa iba't ibang mga tao. So, I'm just really looking forward na marinig na iba't ibang tao yung mga kanta ko. Out na ba yung album? Yes, out na ba yung album on sa Astrovision. So, hindi acting, mas more on singing? More on acting. More on hosting and singing. Ah, okay. Tapos tumo-Taylor Swift ka din sa sa isang song mo na yung Heartbreak. So yung nangyari sa inyo ni Brian, nagawa mo siyang song. So siya? Yes. So ano ang title nga nun? Heartbroken. Oh, pero you're friends now? Ano sa kayo? Ano naman? We were able to talk through campaign. Tapos kasi nagkaroon siya ng issue kung saan nag-inaw talaga. So I just told him na nag-consult siya sa'yo na nagkaroon siya ng issue? Ayoko na po pag-consult. Wow! Pero ayun po. So you're friends or ano? Yes, we're friends. Hindi ka naman nag-campaign nung sa mom niya? No. Ano, 30 ka ba? Ay, hindi po! I don't wanna... Ako kasi personally po, ayaw ko mag-endorse ng any candidate. Kaya we decided na wala akong i-endorse sa candidate. Oh, last na lang, Myrtle. Kasi nga kilala ka rin nagko-cosplay ka, di ba? So pag nagtutour ka pa for sisters, minsan naka-cosplay ka rin or family? Mas gusto namin kasi na mas malapit po ako sa mga students po. So for the entire sisters nationwide tour, hindi po ako mag-cosplay. Gusto lang namin maging simple, gusto lang namin packs, shirts. Pupunta kami doon para mag-enjoy, mag-have fun, kumanta kasama yung mga students, i-recognize yung mga iba't ibang mga students, mas kilalanin sila. It's really more about them, not about me. We're just there to give them an opportunity to shine. Okay, thank you. Thank you, Alan.